Minsan napapangiti ako kapag nakikita ko siyang nasa kusina at naghahanda ng makakain namin. But this morning is different. Nakakataka mang amoy na nanggagaling mula sa kusina. Bawat hakbang ko papunta sa kusina, sige ang pagkalam ng sikmura ko. Ang sarap talaga ng amoy. Nakita kong nakahanda na ang agahan namin. May hinihiwa pa siya sa may kitchen counter. His hair is neatly combed. He is wearing a white apron over a brown t-shirt. Minsan gusto kong kurutin ang sarili ko eh. Kinasal ako sa lalaking pinagpapantasyahan ko noon. Hindi lang siya gwapo, mayaman pa at higit sa lahat, magaling magluto. I wonder kung pinagluluto niya yung iba pang niyang mga girlfriends. Good morning, George. Bati niya sa akin. Pinunasan ko ang gilid ng labi ko dahil baka makita niyang naglalaway ako sa kanya. Good morning. Sabay ipit ng buhok ko sa likod ng tenga. How? Ang landi lang ng peg? Diyos ko, Lord. Kung ito ba naman ang bubungad sa umaga ko eh. Laging may ngiti sa labi ko. Wait for a while, George. Just sit. I am still preparing our fruits. Kahit ikaw na lang ang dessert ko, okay na sa akin. Sabi ko pa sa sarili ko. He's so charming and pleasant in the morning. Napabuntong hininga ako sa kagwapuhan niya. Sana lang huwag akong masanay sa ganito. Anak ng tipaklong naman. Pahala na si Batman. Now, the breakfast is ready. Sabi niya nang nilapag niya ang prutas sa hapagkainan. Kung kanina, takam na takam ako sa amoy ng mga niluluto sa kusina. Ngayon, parang mas masarap kainin ang mismong chef sa kagwapuhan niya. Hindi ko maiwasang hindi gumiti. This is low kaniko, a Greek sausage. My yoya likes this very much. That's it. Sabi pa niya, sa amoy pa lang ng pagkain, busog na ako eh. Sa table namin ay may lungganisang griego, sinangag at sunny side up. Nag-prepare din siya ng coffee para sa amin. You know what? You will love Elinikos. Greek coffee. Kapag bumisita tayo sa Aga Pinesi, I will let you taste it. Okay. Kahit anong kape patok sa akin. Masaya na ako sa Pandi Manila. Cafe Leche. Kumuha ako ng kanin, ilang slice ng sausage at itlog. Tinikman ko rin ang pinagmamalaki niyang low kaniko. Ang sarap. Lalo na noong sinamahan ko ng sinangag at itlog. Kakaibang lasa ng longganisang Pilipino. What can you say? Do you like it? At napatangwa ko sa kanya at napangiti. Alam mo, kung lagi mo akong pakakainin ng ganito, magiging kasing laki na ako ng aparador. At napahalakak pa ako sa pagkakasabi ko noon. Napailing na lang naman siya sa akin. I had my second serving. Sarap talaga eh. Kakaibang lasa niya. I like it. Good to know. I plan to go to Aga Pinesi, our private island in Greece. I will show you my favorite place on earth. Napataas ang kilay ko at napalunok ng kinakain ko. Ang astig naman ng favorite spot mo. Nasa Europe pa? I have always loved that place. Malapit rin doon ang place kung saan kinasal sina Ivo at Moira. I was the one who married them while Moira was unconscious. Teka, unconscious? Pwede bang magpakasal ang isang taong walang malay? Napakunot ang noo ko sa kanya. Wait, ano ka mo? Walang malay si Moira nang pakasalan ni Ivo? Napatango siya at napapailing habang kinukwento niya ang nangyari sa kanila sa Santorini. Lubos ang pagtawa ko sa ginawa nilang kalokohan. But that night turned out to be the day when Ivo found his match. He fell in love with his wife and married her for real. For a few months after that. Close ka sa mga kaibigan mo ano? Tanong ko sabay subo sa kinakain ko. Of course yes. We are more brothers than friends. We all grew up together. Naging classmate ko sila sa Thames International School. The sons of the big conglomerates in the Philippines. Instantly, became best friends. Sabi pa nito, namimiss ko rin ang best friend ko, sina Luis at Chantal. Speaking of which, we need to pay a visit at Moira's house. They have been pestering me about our so-called elopement to Vegas. Talaga? Gusto nilang marinig ang epic wedding natin with Elvis? At natatawa naman ako kapag naalala ko kung paano kami kinasal. Maybe we should skip that part. Sagot lang naman niya. He responded with a dazzling smile. Napailing na lang ako. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila. No need to worry. They are the best. You will meet their angel, Yanni. Mahilig ka ba sa bata? A little. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong baby someday? I like kids, as long as they are not mine. Pero bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kumibit balikat lang naman siya. Nakita kong uminom ng kape at tumayo. I'll do the dishes. You can go up now and prepare. Iniba niya ang topic.
Siguro sa ibang araw ko na lang kukulitin kapag ready na siya. No, kasama na kita para mas mabilis. Tumayo ako at sinalansa ng mga plato sa lababo. Ang daming nakalagay sa lababo. May mga kawali, spatula at sangkatutak na bowls at mga kubyertos. Ilang putahe bang niluto niya? Nagluto lang naman siya ng sinangag, lungganisa at itlog. Ang dami-dami niyang hugasin. Bakit ang dami mong ginamit na kung ano-ano dito? Eh sinangag, itlog at lungganisa lang naman ang niluto mo. Nakita niya ang magkasalubong na kilay ko. I told you that I will just do the dishes. This is how I cook. Eh ikaw, nagluluto ka ba? Hoy, mukha lang akong undomesticated ah, pero nagluluto ako. Nagluluto ako no? Nagkibit balikat lang siya at napatawa ng konti. Ano naman ang niluluto mo? Lucky may pansit canton. Buong ninig ko pang sabi. Napailing lang siya at natawa ulit. Instant noodles? Even a second grader can cook that. Anong vitamins makukuha mo dun? Napaisip tuloy ako. Ano nga ba? Beta-carotene? Pampalinaw ng mata. At nakita kong umiling siya at natawa. Beta-carotene from processed carrots? Yeah, they are very very good source of carcinogens. Sorry ka. Di pa ba tayo maghuhugas? Ako ang taga-kanta, ikaw ang taga-hugas. Ngumiti lang siya at may binulong siya na hindi ko narinig. Ano? I said you should go up and take a shower. You definitely stink. Huwag kang yumuyo ko kasi. Naamoy mo tuloy ang sarili mo. Che! Kala mo naman ang bango-bango ng pawis nito. And then she finally left the kitchen. I am still smiling at her reaction on the food I prepared. It seemed like she enjoyed them very much. This is also the first time I had an interesting banter with a girl. I usually end up in bed with them, like Serena and I. We coexist each other and rarely talk about the things that George and I talked about. I shook my head, and with the thought that when her face becomes red, especially when I tease her about her body. There is nothing wrong with her body. As a matter of fact, I like it a lot. It is very voluptuous, well endowed in the right places. I wonder what will it be if she is naked beneath me. Ay, Pablo, kung ano-ano na namang iniisip mo. Napailing-iling na lang ako at pinagpatuloy ang paghuhugas ko. Namangha si George sa mansyon ni Naivo at Moira. Iniisip niya kung ilang kwarto ang nandirito. Hirap na hirap siguro mga kasambahay na linisin ang bahay ng mga De La Rosa. Hindi niya pangarap magkaroon ng mansyon. Ayos na sa kanya ang maliit na tahanan na may 3 hanggang 4 na kwarto. Gaya ng bahay na iniwan sa kanya ng lolo at lola niya. Mansyon to, hindi bahay. Laki naman ang bahay na to. Sabi ni George habang tinitingnan ang malaking bahay. It is almost same as my Yoya's house. Ayoko ng malaking bahay. Bakit naman? Nagtatakang tanong ng mister sa kanya. Ang hirap kasing linisin ng ganyang kalaking bahay eh. There are always cleaners and housekeepers. Sagot lang ng asawa niya sa kanya. Sa unit nila, palaging may mga pumupuntang tagalinis. Minsan nagpresenta na si George na siya na lamang maglilinis ng bahay. Ngunit hindi pumayag si Pablo. Isa raw siyang may bahay at hindi utusan ng bahay. Sinalubong sila ni Fred, ang nagpakilalang butler sa mansyon. Inatid sila nito sa receiving area. Pagdating nila doon, nadat na nila si Inaki. Here you are at last, Pablo. Our missing in action brother from another mother. Nakita ni George kung gaano ka-close ang magkakaibigan. I have been busy. Ngingitian naman siya ni Inaki. Hi George, it's been a while. Nagkamustahan ang magkakaibigan. Now, this proves na bangos si Pablo. Bungad ni Inaki habang nasa komedor. Bangos? Anong bangos? Tanong naman ni Moira. Matinik. Napahagikik naman si George. Nagtataka si George kung gaano katinik si Pablo sa mga babae. Don't listen to this barrister. Pablo is very amiable, but a mysterious type. Yun nga lang, habulin ng mga girls. Pero syempre, hindi namin alam, kasi nga tahimik siya. Sabi pa at napapatawa ni Moira. Nangingiti lang si Pablo. Huwag kang makinig kay Moira. She's just very concerned about my love life. And these men? Turo naman ni Moira sa mga lalaking nasa komedor. They're all bangus. Except my lovey, of course. At nginitian ni Moira ang mister niya. Don't be bangus si Naki ah, or else isusumbong kita kay Savi. Pabirong sabi naman ni Moira sa abogado. We are friends, Moira. Nothing serious. I will answer to her older brother if I mess up with her sister.
bumaling siya sa kaibigan niya. Ivo, yung asawa mo nagsusungit na naman. Forgive her, my friend. You know, she becomes testy when she is pregnant. The billionaire CEO smiled at his wife. Lovey, give Inaki a break. Alam mo namang inggit yan eh. Siya na lang ang nag-iisang bachelor sa amin. I am not getting tired of being single, no? Yeah, right. Pablo, how come we aren't invited in your wedding? Nagkatinginan lang sina Pablo at Georgina dahil sa tanong na yon ni Moira. Tila may bumara naman akong ano sa lalamunan ni Inaki. Oh, kinasal kami sa US. Sagot naman ni Pablo sa tanong ni Moira. Napataas naman ang isang kilay ni Moira. Sa US? Pero bakit naman ang layo? Pero kahit na sa US, bakit hindi kami invited? Are you trying to keep something from us? I am not keeping something. We just wanted privacy. George hated publicity. At tumangulang naman si George dahil sa sagot na yun ni Pablo kay Moira. Maya-maya may isang batang babaeng pumasok ng komedor. Walang pasubali na siya ang anak ni Ivo at Moira. Malaking bulas ang bata. Brown ang buhok ng bata at nakuha niya ito sa kanyang ina. Taas naman ang nakuha niya mula sa kanyang ama. Ang ngiti niya ay gaya ng kanyang ina na nagbibigay ng liwanag sa sino mang makakita nito. Napakagandang bata, sabi ni George sa sarili. Mommy, Daddy, uncles are here! Masayang bati ng bata sa kanila. Lumapit ang bata sa mga tinuturing niyang tiyuhin. Hinalikan niya ang mga pisngi at kinumusta sila. Inarga ni Inaki ang batang babae. Yani, did you miss us? Tanong naman ni Inaki sa bata. Of course po, I miss you po, Antito Pablo. Sabi naman ng bata at tiningnan ng bata si George at ngumiti ito. Tito Pablo, is she your girlfriend? She's really pretty po, very maganda. Sabi naman ng bata sa kanyang imperpektong Tagalog. Ngumiti si Pablo sa bata. Nagpababa ang bata mula sa pagkakakarga ni Inaki at lumapit kay Pablo. Iniabot niya ang kamay niya upang magpakarga kay Pablo. Binuhat naman niya ang bata. She's not my girlfriend, darling. She's my wife. He said at the little girl smiling. Nanlaki ang mga mata ng bata. Nagpababa siya sa pagkakakarga at lumapit kay George. You are so pretty po. At hinawakan ng bata ang mukha ni George. Nahihiya ako sa sinabi ng bata. Hindi ako naniniwala na maganda ako. Hindi hamak na maganda siya sa akin. Kamukha niya ang mama at papa niya. Mukha siyang manika. Hazel ang mga mata niya at medyo kulot ang buhok. Nakuha niya ang tangos ng ilong ng mama at papa niya. Ang singkit ng mga mata niya sa tatay niya. At ang ngiti naman ay sa mama niya. Ang ganda talaga ng batang ito. Magiging cute kaya ang anak namin ni Sweet Cakes? Pero nakasulat sa clause namin na walang anak. Sayang naman ang magiging lahi namin. Ay nako, sari-sari ka talaga, George. Mukhang relax na relax si Pablo habang nandito kami. Panay ang ngiti niya, lalo na kay Yenny. Hindi ako naniniwalang ayaw niyang magkaroon ng anak. Sa tingin ko nga magiging doting father siya sa future. Maya-maya, kinuha ng yaya niya si Yenny. Inibitehan naman kami ni Moira na pumunta na sa veranda para makapagkwentuhan. Lahat kami nagkape, maliban sa kanya na humihingi lang ng juice mula sa kusina. Inukulit kami ni Moira na magkwento tungkol sa kasal namin. Umiiwas naman si Pablo sa pagsagot. Sige na, I want to know your love story. Tiningnan ako ni Pablo at ngumiti lang siya. Si Pablo ang nagsimulang magkwento kung paano kami nagkakilala. Sinabi niya na siya ang taunang nagkakrush sa akin. Totoo ba yun? Pero kinikilig ako kung totoo man ang kinakwento niya kay Moira. Oh, how sweet naman. Childhood sweethearts pala kayo. Nakakatawang isipin na kasal na si Pablo. At least, the viper's already out of the scene. Sabi pa ni Moira. Napakunot naman ang noo ko sa kanya. Hindi mo pa nakikilala si... Ano nga palang pangalan niya? Nakataas ang kilay ni Moira nang magtanong ito. Serena, Moira, forget that lady. Sagot ni Pablo at ngumiti. Hindi! Kaibigan siya ni Belinda. Birds of the same feather flock together. At nagtawanan ng lahat. Nagkayayaan ang mga lalaking maglaro ng cards habang naiwan kami ni Moira. Noong magkita kami sa kasino, hindi pa halata ang tiyan niya. Ilang buwan na ang baby mo? Parang kailan lang ah. Hindi pa siya halata. Going 6. I will have a baby boy this time. Excited na nga ako eh. Wow! Anong ipapangalan mo sa kanya? I am thinking of Ion Vasily. Yung pangalan ng isang character sa book na sinulat ko. My eldest is Iviera.
combination ng Ivo and Moira. Then, Eowan. I happen to like the name. How about you and Pavs? Do you have plan to have a baby? Natahimik lang ako. Gusto ko din naman ng baby. Pero hindi pwede. Wala yun sa clause namin. Kaya iniba ko na lang yung usapan. Ang ganda naman ng mga mata mo. Parang pusa. Pure Filipino ka ba? Half Greek and half Filipino. My mother is Greek. Sa kanya ko nakuha ang mga mata ko. Sagot naman ni Moira sa akin. Kaya pala ang ganda niya. Siya nga pala. Ganito sa akin ni Pablo ang story niyo ni Ivo. Nag-meet kayo sa Greece? Yes. Doon ang first wedding namin. I guess he told you that he was the one who married us. I mean, Pablo. Nanaginip nga ako nang ikinasal kami eh. Sagot naman ni Moira. At least Greece kayo kinasal. Hindi sa harap ni Elvis. Witness si Michael Jackson at Marilyn Monroe. How about your wedding? Sa US daw kayo kinasal? Don't tell me sa Las Vegas. Sa harap ni Elvis. Sabi pa ni Moira, napalunok ako at napatawa. Simpleng kasal lang sa harap ng Justice of the Peace. Sagot ko naman kay Moira. Eh, Philippine Fashion Week sa isang linggo pala. Kasama doon ang mami ng best friend ko. Gusto mong pumunta? Kasi I will give you tickets. You have to come. Thank you pero wala akong outfit para sa ganyang event eh. No need to worry. Akong bahala sa'yo. Basta pumunta ka ha. Sige, pupunta ako. Okay, good. Ask Pablo to accompany you. Baka kasi busy siya eh. No. Tatanungin ko mamaya. Hindi niya pwedeng tanggihan ng asawa niya na kamukha ni Mandy Moore, no? Hapon na kaming nakauwi. Pagpasok ng bahay, pumunta kami sa sarili naming kwarto. I enjoyed the company of his friends. Kahit sikat si Moira, down to earth pa rin siya. Ganon din si Ivo. Kitang-kita ko na mahal nilang isa't isa. Kwento sa akin ni Moira ang love story nila. Marami din silang lubak na pinagdaanan. Napabuntong hininga ako. Kumuha ko ng towel at pumunta na ng banyo. Binasa ko ang mukha ko at tumingin sa salamin. Mrs. Pablo Vera Perez. Ay, sabi ko sa refleksyon ko. Huwag kang masanay, George. Hindi kayo tunay na mag-asawa. I wonder kung totoo ang pagsasama namin. George? Narinig ko na tawag sa akin ni Pablo mula sa labas. Yes? Are you decent? Oh, never mind. Tanong naman niya, pero pinagbuksan ko siya ng pinto. Yes, naghihilamos lang ako. Malaki naman ang banyo eh. We can share. Really? Is that an invitation? Napalunok tuloy ako dahil sa sinabi niya. Oo naman. I mean, we can share it now. Palis na naman ako eh. Ikaw munang gumamit. Sabi ko na lang sa kanya. Sari-sari ka talaga, George. Napatigil at napatingin siya sa akin. Halos kumawala ang puso ko sa dibdib ko. Oh my God. What? Wala. Kinakabahan kong sabi. Nag-excuse ako sa kanya at lumabas na ng banyo. I thought we're going to take a shower. But maybe next time. George, the bathtub is for two. At kinindatan niya pa ako. Kasing red na ako ng tomato ngayon. Oh my gosh. Ang init na naman ng paligid ko. Abangan ang susunod na kabanata.